po ay kumakiling mga news. Kung hindi pa po obvious sa tawag naming mga news, kami magpipinsan. Ay parang mama na po. Parang mama na po talaga namin siya. Anong nalaman ko po kasi na wala na si mama. Hindi ko lang in-expect kasi nasa Batangas po ako noon. Final exam namin. Minamonitor naman namin siya sa UC namin. Okay naman siya, kaya nagulat ako na parang biglang itumatawag lang sa akin na kung exam kami. Di ba, copy ko sa UC, ganoon lang ako. Pero, halo, kaya ako ng Panginoon. Looking back, sobrang dami kong core memories with Mama Luz mula bata. Lahat kami parang mama na namin siya. Lalo na ako kasi nasa isang compound lang po kami. Parang mula pagkabata. Talagang Mama Luz ko talaga siya, mama. Naalala ko, tuwing na-teacher na po siya, sabi ni Mama kanina. Siyempre po, ang mga teacher lagi yung mga inate na birthday, gano'n. Bawat natin niyo po ng birthday, lahat ng event, lagi po siya may dalang box. May dalang babaon, like plastic. Uwi yung mga ganon. Pagkain po. And then mula po pagkabata ako, lagi na akong sinasama niya ang pambansang kare-kare. Ang pambansang kare-kare niya lagi. Dahil ako lang bata noon sa amin. And then dahil, like, si Mama Luz din yung nagtuturo sa akin ng, dahil kay Mama Luz kaya ako na-develop yung love for reading. Kasi dahil teacher siya, ang dami niya pong tutor ng bata pa ako. Sinasabay niya po ako sa pag-tutor. And then, lagi niya po kami, akong tinuturuan kung paano magpasa, sa mat, tinuruan niya ako kung paano mag-mat. Hindi ko lang siya natutunan. Kung naalala ko dati, tinuturuan niya ako ng multiplication table. Nag-aaway kami. Pero nahirap po kami na rin yung mat, pero nahirap kami sa HSC kasi ang dami pong imememorize na mga date. Naalala ko dati, galit ako, pero ngayon nakakaiyak pala siya, hindi ba? Sobrang give up na si Mama Luz na hindi ko talaga kaya talaga ang mat. Tinuruan niya lang ako ng multiplication table sa kamay. Yun, absorb ko siya. Na hanggang ngayon, yun lang yun. Doon lang ako nakasalalay hanggang ngayon. Na kahit na, kahit saan, ginagamit ko siya. Kahit na tinikita ng mga tao, tinatawanan nila ako. Nandandandan na ganyan pa rin. 5 times 9, mga ganyan. Yun na kasi yung kaya. And every time na ginagawa ko siya, proud ako na sinasabi ko na, tinuro sa akin yun ni Mama Luz. Parang yun yung last resort niya para matutunan ko yun. And naalala ko nung bata ako, dahil na-teacher siya, tapos parang everyday ipapasok siya maghapon, tapos go-week siya. So, parang sa buong maghapon na yun, dahil masyado siya, marami silang book sa bahay nila. Dahil gusto ko magbasa, laging maghapon na ako sa bahay nila, nagbabasa ako. Hindi ko lang maalala kung nag-aaral na ba ako na grade 1 and grade 2. Yung mga words siya, may nahihip siya alam. Tinatandaan ko siya, tapos every time na uuwi si Mama Luz, excited ako, tatakbo ako, papaturo ako. Ano yung basa doon? Naalala ko yung word na Chloe. Pinigaw niya ako, nililip siya kayong basahin. C-H-L-O-E. Nung maghapon, iniisip ko siya paano ko basahin. Chloe ba? Kung ano naman yun. And then, naalala ko na din lang si Mama Luz. Tuwan-tuwa siya. Piling niya siya. Alam ko na ang bata ako na kahit na ano yung hindi ko alam, alam siya ni Mama. So, hihintay ko siya pag-uwi niya. Yung hindi ko alam, malalaman ko na yun kasi tuturo siya sa akin ni Mama. Tapos, mula pagkabata, parang lahat ng laban ko sa buhay na niya si Mama. So, nung ngayon pagtanda ko, laban na laban ko. Ang lahat ng mga naalala ko kasi dati, parang sobrang people pleaser ko. Parang yes lang ako ng yes. Yes person ako. Hindi ako marunong mag-know, hindi ako marunong set ng confidence. Hindi pinapagalitan na ako ni Mama Luz. Sabi niya, dapat hindi, you have to stand up for yourself. Kasi dudugi ka ng mga tao, kung siya po mabait. And eventually, natutunan ko siya. Sobrang thankful ako kay Mama Luz kasi tinurukan niya ako. Kahit na ano mangyari, pasalo na, tama ka. You have to stand up for yourself. Hindi pwede yung nanginig na nalang taro. So thank you, Mama Luz. Marunong na ako ngayon ng Mama Luz. And then, dahil din kay Mama Luz, kaya nasa teaching profession na ako ngayon.
dati. Parang hindi ko nakikita sa sarili ko na may teacher. Parang feeling ko kami magpipinsa na kayo lang yung teacher talaga lahat. Kasi parang na-stereotype sa amin yung teacher, nakikita kami si Mama. So, pero tayo pa naman si Mama. Gusto na pagbabata namin. So, hindi pwede mag-teacher. Pero ayun, kami namin teacher na ito. Doon din kami napunta. Nung college ako, hindi naman ko talaga teaching ang inuwa kong course. Pero, in-encourage ako ni Mama Luz na maganda sa teaching, nakala ko lang yung hirap talaga. Yung hirap ko talaga pa, ano, nandun na ako. Pero kaya lang, lagi. Sinasabi na kaya ko siya. Isa pa na sobrang thankful ko kay Mama Luz. Lagi siya naniniwala sa akin. Kahit na, alam ko hindi ko na kaya. Pero lagi sabi ko ni Mama Luz, baka kaya ko na, sige lang. Siya lagi nag-curse sa akin na, first ko talaga yung pag-shift ko from HRM to EDU. Inapos ko siya. Naging scholar pa ako dahil kay Mama Luz. So, nandami kong hesitations dati kung okay ba ako dito, kaya ko ba ito. But eventually, talaga, everything works out in the end naman talaga. Kasi Mama Luz, sinimili ko kurso sa akin na i-verse mo na ang grad school kasi someday, a investment niya sa sarili mo, someday magagamit ko yan, ganito. Lagi na sinasabi na huwag mo pag-umakulad sa akin kasi hindi ko na siya nakasikaso ng pagkabata pa. Huwag tama yan, pag-umakulad ako. And tapos talaga siya. Nakain ko sa ulap, hirap na ako. Naalala ko nung nag-resign na, retired na si Mama Luz. Diba? Siyempre ko, kung pinadali ko si Mama Luz, sobrang workaholic niya. So, hindi siya makapalagay, hindi siya nagtatrabaho, hindi siya gumagalaw. Misa ko'y sa bahay lang yan. Pero naman siya gagawin, ikot-ikot na yung furniture. Sino pa sa lang po talaga gumagalaw siya at nagtatrabaho siya. Kaya parang nung nag-retire ko siya, bored na bored siya sa bahay nila. Then naalala ko yung uuwi ako minsan parang pagod na pagod ka from work, pero natawagin ka niya. Dayan na, tinawag niya ako, full name ko talaga, Dayan na Ruth. Pupunta ako, tapos makikipag-chismisan mo. Lahat ng chismis ko sa buhay, sa work, nakukulit ako sa kanya. Sobrang sarap lang. Alam ko na kahit na ano mangyari, kahit na anong laban ko sa buhay. May mga malis ako sa bahay. Tinawagin ko na si Mama Luz sila ng mga tito ko. Pumunta talaga siya. Hindi na si Mama Luz yung hirap na siya, pero pumunta talaga siya. Tapos, sobrang appreciate ko na showing up really matters. Pumunta siya doon, pinuusap niya, dinuman niya yung paraan. Natouch ako. At that very moment, I feel loved. Again, looking back, sobrang dami yung pagkakataon sa buhay ko na lagi lang nandiyan si Mama Luz. Naalala ko naman naman yung bata ako. Pagpupag ko naman, naalala ko si Mama Luz sa kami namin. Tuwing kakasyon, pag may tap ako, isasama niya lagi ako sa kakasyon. Yun lang yung motivation. Lulukas na. Parang nung bata ako, napakaliit na bagay. Pero again, looking back, kapag talaga nga naman na nagiging memory na lang siya kapag wala na yung nakakataon, kapag wala na yung tao. But those are really good memories na I know I will treasure hanggang matumanda ako. Alam ko na, if ever magkakaanak ako, ikukwento ko na ikukwento si Mama Luz kung anak ko. And I know na I wouldn't be where I am today or who I am today if not for Mama Luz. Sobrang laki na contribution niya sa life ko ngayon. I'm here forever to be thankful. And I know na hindi lang ako yung natulungan niya, hindi lang ako yung na-inspire niya na ganito. Kasi sobrang, si Mama Luz ay tough love. Kung nakakasalamuhan niya siya, hindi, tough love talaga siya. Although, malapit siya, pero talaga tough love siya. But, it will toughen you up talaga namang, it will make you stronger. So, thank you Mama Luz, hindi mo na malanabutan yung ako pa sa akin. Walang gano'n. Pero, I will forever treasure lahat ng advice mo sa akin. Nalala ko ang last advice sa akin. Bago siya ng ina talaga. Okay lang yan. Lahat ng problema ng pilipas. It will make you stronger. Yun na lang yan sinasabi ni Mama Luz. It will make you stronger. And feeling ko naman, stronger na nga talaga ako ngayon.
Thank you, Mama Luz. Alam kong hindi ka naman mawawala, hindi ka nawawala. Alam kong sa bawat laban pa rin ng buhay ko, nandiyan ka pa rin. Again, thank you. Maraming salamat din po sa inyo lahat dito na pumunta. Alam ko namin na